kilowatt hour meter nitong project na ginagalawan ng inyong lingkod. Ayan, tapos na po. Kanina po, yung part 1 into, pinakita ko sa inyo paano gagawin itong 3 phase ng kilowatt hour. Ngayon, tapos na po. Please wait. Why please wait? Okay? Sabi. Okay, tapos na po yung papakita ko po sa inyo po yun. Ayan, familiarize po ha. Ito po yung yan, ito po yung sa landlord na kilowatt hour meter. Ito po yung tin wires na control wire. Ayan, ha? Apo? Ito po yung may city na kilowatt hour meter. Ha? Ito po yung walang city. Ayan. Ayan. Walang city po yan, pero mga meter nila na 3 phase. Ha? Ayan, nakatutok na yan, ha? Ito po yung may city sa landlord. Ha? Yan. At ipapaalam ko rin po sa inyo bakit po yung sa landlord ay may city at itong sa office ay wala. Kasi po, as per karama po, pag yung pong kable mo ay tumaas ng 50 mm squared, kailangan na po yun ng city. Yan, pinagpo-provide po yun ng karama. Pag below 50 mm po yung kable, no need to put city or current transformer. At ang trabaho po naman ng city po, yan po mamimeasure niya yung amperahe ng isang, kagaya ng isang sirkuito. Yan po ang trabaho ng city, current transformer. Yung, ano po, yan. Tapos sa inyo. Kuya pa. Is matubang atin na tira magkuya ba? Tano ay magsayang kay Kuya Balmasawa. Pakinggan mo to, Kuya ba? Kalinga prab, Ate Edna, ako ay idol nyo. Andito po ako, nagbablog sa Qatar. Para lang po ito sa mga baguhang lupa. Ate Edna, Kuya Balkatura, Kuya Rap, at Kalinga Prat. Ayan po, familiarize po ha. Yan po yung tapos ng pag-install nila ng kilowatt hour meter na 3 phase. Okay po? Okay guys, maraming salamat po ba. Sana po na-familiarize nyo. Ito po yung part 3. Kanina po ang part 1 and part 2 pagkakabit ng kilowatt hour meter. Bago po ito. Ito mga digital na siya. Ayan. Ayan o, wala pang load. 00 pala to. Okay guys, maraming salamat guys.